Panahon na po na humingi ng patawad ang emperor at ang empress sa ginawa ng kanilang mga sundalo dito sa ating mga kababaihan. At dahil ito po ay labag sa batas pang-international, panahon na rin po na sila ay magbayad ng kompensasyon. Wala pong pagkakaibang paghahasa ng isang South Korean sa paghahasa ng isang Pilipina. Iba talaga kapag ang isang gobyerno ay nagdesisyon na tulungan ang kanyang mga mamamayan. Ang ginawa po ni Pinoy, inabandon po niya ang mga malaya lola at lahat ng mga biktima ng mga Hapon noong nakaraang digmaan. Yan po ang pagkakaiba. Kapag ang mga leader nag-aabandon, walang remedyong nakukuha ang mga biktima. Kapag ang leader ay pinaglaban ang interes ng mamamayan, nagkakaroon po ng kompensasyon. At yan po ang nangyari sa South Korea. Hindi po sila humihingi ng limos. Humihingi po sila ng kompensasyon dahil yan ay obligasyon ng bansang Hapon. Obligasyon po nila yan dito po sa mga naging biktima ng kanilang mga kasundaluhan. Ako po ay nananawagan sa ating panauhin ngayon ng emperor ng Japan na sana po kami pong malaya lola hinihingi po namin na ipagkaloob niyo po sa amin yung kompensasyon. Nananawagan din po ako sa ating Pangulo ng Pilipinas na suportahan naman po niyo kami. Wala silang naan sa amin. Kaya ang sabi nga ng mga Hapon, tumarating tayo. Hindi raw kami, tinutulungan ng ating bansang Pilipinas sa amin. Ano kaya namin? Kung hindi kami tutulungan ng nanonumulan dito, lalo-lalo na dito sa Pilipinas. Ano kaya namin? Ayan, nabubuhay sa awa ng Diyos. Hindi na kami pwede maghanap ng mga anak na lang na hindi yung mga anak namin na lang.